Di ba may Joga Park? Sa Chotay? Sabi sa mga kiddos, good job! Sabi very din doon kapag nagbibigay sila ng mga, ano, di ba, tulong. Good job! O, pag magandang nagawa mo. Joga Park! Good job! Na good job! Sino? Walang iba kundi si Madam Sara Duterte. Sino na nag-good job? Sino? Walang iba din kundi si Prof. Doxelo lang naman po. Aba! Good job! Para sabihan ka lang, good job! Mula kay? Prof. Doxelo Magno. Eh talagang good job! Wow! Ano yun? Ha? Ano yung na-good job niya? Eto muna. Dahil yan sa Confi fans. Pero syempre, today sa Barbara Happy Day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny Wellbar, lagi ko updated sa lahat ng mga inaya para sinasawasaw namin ni Joga Park. Gusto ko talaga to. Joga Happy ka na. Ay! Pag mababali, disco, bagong bili ka lang. Eto na nga mga batang helmet. Ang e-epa lang natin for today's video, walang iba kundi yung in-upload ni Prof. Doxelo Magno sa kanyang TikTok account! Good job! Ito, panoorin muna natin. For the office of the Vice President, no, wala kami proposal ng confidential funds for this year. Good job, VP Sara Duterte. Hindi na raw siya manghihingi ng confidential fund for 2025. So sana mahawa naman itong si PBBM. Bakit kanyo? Dahil ang gobyerno palaki ng palaki yung kakulangan sa budget. Yan po yung tinatawag nating budget deficit. So kapag kulang yung budget natin, para po na yung mga ginagastos ng gobyerno, yan po yung tinatawag nating deficit. Papakita ko sa inyo yung graph. Ito po yung purple na area. So lumalaki yan, ibig sabihin lumalaki yung kakulangan natin sa budget. At yung mga kakulangan na to, pag pinagsama-sama nyo, yan po yung nagiging government debt. So nakita naman natin yung trend over the years, palaki ng palaki yung utang ng gobyerno. Ngayon, laging sinasabi, bakit ba kayo tanong ng tanong tungkol sa Confidential and Intelligence Fund? Eh dati pa naman yan, reklamo kayo ng reklamo. Ito po, pinagsama-sama ko na po yung datos sa iba't ibang pangulo ng Pilipinas mula nung panahon ni Cory hanggang panahon ni PBBM. At kitang-kita naman po kung kailan nagkaroon ng significant increase ng Confidential and Intelligence Fund. Nung umalis si Pinoy noong 2016, ang confidential fund ay 250 million at yung intelligence fund ay 250 million din. Pumasok si Duterte, 2017, ano ang nangyari sa confidential and intelligence fund? Ito po ay naging 1 billion 250 million each. So pag pinagsama mo yan, yan ay equivalent to 2 billion 500 million pesos. Ang matindi pa doon, beginning 2020, ang confidential fund naging 2 billion 250 million. Ang intelligence fund naging 2 billion din at 250 million. So pag pinagsama mo yan, ang kabuuang confidential at intelligence fund noong panahon ni Duterte, beginning 2020 ay 4 billion 500 million pesos. Ang malungkot po doon, tinuloy-tuloy lang din yan ni PBBM. At katulad ng sinabi ko, malamang naman alam ng presidente na palaki ng palaki ang utang natin. At hindi naman kailangan talaga ng hiwalay na intelligence fund unless may sariling intelligence office ang pangulo. Eh hindi ba kinukuha lang din naman yung kanyang intelligence information sa ating mga intelligence units na may sariling budget for intelligence fund? So bakit ba kailangan talaga ng napakalaking confidential at intelligence fund ng mga office of the president? So ang tanong ko lang po, sana naman po kasi tayong mga Pilipino ay medyo hirap na sa pagbabayad ng tax sa taas ng mga bilihin at wala naman po kaming option kung hindi magbayad ng tax. Kayo po, may option magtipid. O diba mga kabata helmet, Joga Park! Oh. Good job! Good job talaga. Good job talaga si Madam Sara Duterte kasi nga wala siyang hiningi confi funds. Very good! Para sa office of the Vice President. Very good! Next year! Very good! Galing no? At sabi nga ni Prof. Doxelo Magno, sana gayahin din niya ni PBBM. To follow ang very good! De, siyempre, may Joga Park, diba? Oh. Alam ko namang si Madam Sara Duterte lang ang mabe very good. Oo, dapat lahat good sila. Good job! Dapat lahat sila at dapat mag-umpisahin kay PBBM na magkaroon din siya ng good job! Best example! Kaya nga. Follow the leader, leader. Pero Binoga Park, no? Ano nga? Grabe din yung ating ano, no? Yung deficit. Na ano?
Makakautangan. Makakautangan? Magu-good job din yan pag nabayaran. Oh, magu-good job! Kaya tax pa more. Ha? Tax pa more. Tax pa rin? Oo, yun lang naman pambayad eh. Tax pa more. Tax? Dagdagan ng tax yung mga paninda, yung mga binibili natin sa palengke. Medyo... Dagdagan ng tax yan. Ang hirap na ng buhay eh. Ay, hindi! Amor. Okay lang yun. Haka-haka lang yan. Good job pa rin ba yun? Oo. Eh, ba't hindi natasan yung tax ng mga mining industry? Ba't kailangan ba yun? Oo. Bakit? Hindi kailangan yun. Kasi tayong maraming binibili. Huh? Oh, sino bang namamalengke parate? Hindi dapat tayo yung good job. Bakit? Eh, tayo yung malaki yung tax eh. Oh, may ambag tayo. May ambag ka. May ambag sila. May ambag tayong lahat. Bayan? Pati good job tayo. Ayoko na nga ng ganito. Nang ano? Wala yung good job! Yeah! Pero ayan nga mga kabata helmet, no? Comment down below nyo dito kung anong masasabi nyo about Jazz! Good job! Oh, very good! Galing-galing talaga! Tunday nara dute ni Tunday sara dute ni. Ganun yun! Palataan natin ng mga ano, DDS! Woo! Yes! Wow. Tap, tap, tap! Shake, shake, shake! Saya-saya, di ba? Saya! Oh, basta, wow. Mga bagang helmet, stay happy, stay healthy, and stay safe as always. Inday Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Good job! Good job, Jogapur! Very good! Walang confidence. Oh, yes! Basta, mga kabata helmet. Sabi kami sa buhay niya, nag-helmet din sa bukit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! Pero mas mag-good job yan, Jogapur. Pag? Yung sa 125M nga. Yes! Ay, kalimutan na yon. Ah, kalimutan na ba? Ah, quits na. Kasi wala naman siyang hihingin doon na confidence, no? Wala na. First office of the vice president next year. Oo. Good job! Yes!